kay Sir Boyet. Gugutumin ka sa mga video niya. Matatakam talaga, matatakam sa bawat putahe. Sa sobrang sarap, ika'y mapapagrabe. Kaya mga kabayan, manood kayo kay Sir Boyet, mapapawo kayo. Mga lutong panghandaan at pampulutan, kakain pang putahe ang matutunan. Magandang araw sa inyo mga kabayan. Ako, napakisuyuan ng aking kumparay. Ay nagpaluto sa akin na rin kaldereitang kambing, ay gustong ipakita na rin sa inyo. At ari marami nagre-request akin daw lagyan ng ng mga recipe, ay di papakita ko na lang sa inyo kung ano mga panimplang gagamitin ko, kung gano'ng karami yan. Ating medyo ating ginagait-gait ng karikit at pinag-iwahiwalay natin yan, may mag-iwahiwalay din pag niluluto, ay mas maigi, mas madaling haluin pag hiwahiwalay. Nuugasan lang natin mabuti mga kabayan yan. Sa inyo nakikitang yan. Ano'y tatlong kilong kambing, mga kabayan, ang ating gagawing kalderitang yan. Ayan ay ating titimplahan din muna at siyempre ay mamarinid natin at nang sagay ay magkalasa muna. Ayan o, ating napatigis na. At ngayon ay ating titimplahan iyang ating kambing. Yan, tatlong kilo yan eh. Nabili ko kay kabayang Kuya Boy Lumanglas. Kabayang Romel Lumanglas. Yan ho, ang ating bilihan ng kambing, kabayang Kuya Boy Lumanglas. At inilagyan ng paminta, mga isang kutsara. Tapos ito, lalagyan natin ng tuyo. Yan ho, mga 1/4 cup. Yan. Tapos ito, mamasitas oyster sauce. Abay, masarap din yan, hindi po pwedeng mawala sa kalderitang kambing. Yan ho, mga 4 na kutsara yan. At atin muna nga haluin papagaya at ibababad muna natin kahit mga isang oras o dalawang oras di yan. Yan ho mga kabayan. Ay, kita nyo ba ganyan? Ay, talaga naman napakasarap na yung kalderitang kambing. Atin muna nang babalutin na yung cling wrap na yan. At habang ginagawa ko, gusto kong batiin ng ating mga viewers at subscribers. Una na yung mag-asawang aray, si kabayan Nordan at Nadi Malalili. Mga taga Santo Tomas na kilala ko din sa Oliver's Gutuhan sa San Juan. Yan ho, ating gagayati naman ngayon itong ating sibuyas na pulang iyan. Mga kabayan niya, mga isang kilo ho yung ating gagamitin diyan. Yan, medyo kulang pa ay ako nagpabili pa doon sa talipapado sa amin at dadagdagan pa rin natin iyan para mas masarap. Yan ho. Kung totoo si kakarikit pa yung isang kilong sibuyas, mga kabayan, dapat mas marami pa. Pero sakto na yan. Ayan, atin mga gagayatin ngayon itong ating mga bawang na yan, mga kabayan. Para na sa gayoy. Gayot, siyempre, kaya ginagayot eh, para gayot. Ayos, ngayon, yan ho, sabi ko sa inyo, nagpabili pa ako, dinagdagan ko pa. Para na sa gayoy, mas masarap ang ating kalderitang kambing. Bali, huy, mga isang kilong mahigit na rin iyan. Ating ginamit na sibuyas na yan. Asyensya na, ay, takaw, ay, pampano yan? Pampano yan? Pampasarap ng kaldereta. At ngayon, ito yung ating mga gagamitin pampanimpla di yan. Meron tayong, siyempre, mga oyster sauce pa rin na nakita ninyo. Meron din tayong gagamitin toyo. Yan ho, saan yung nakikita, mga tatlong kutsara yan. Itong oyster sauce na nakin yung mga dalawang kutsara. Tapos ito, may isang kutsaritang brown sugar. Makakasamid. Talos isang kutsara at kalahati palang brown sugar. Yun. Ngayon, itong ating Worcestershire sauce na yan. Siyempre, hindi po pwede mawala sa kaldereta. Kahit naman anong kaldereta, hindi dapat mawala yung Worcestershire sauce na yan. Ngayon, mga kabayan, maghuhutay na tayo magsang kutsayan ho. Ang ating margarin, mga dalawang kutsara ho iyan. Ating di yan sasang kutsayan ng ating mga bawang na iyan. Una nating ilalagay diya sa ating magic book na yan. Talaga naman, ako naman, hey, nakapagpakita na sa inyo dati nitong kalderetang kambing. Ay, maraming nagkasabi, ba't daw hindi ko nilalagay ng written recipe. Ay, kaya nga, hey, pinaliliwanag ko na lang diyan. At pinapakita ko nila kung gano'ng karami mga pinaglalagay kong panimpla. Ngayon, sinaug na rin natin yung ating sibuyas na yan. Ay, talaga namang, ay, kita nyo na siyang siya na yan. Ay, naman, nagpapasarap sa kalderita. Dapat ay marami talagang sibuyas na papagayaan. Ay, tunay ka. Tapos itong ating paminta, mga isang kutsara yan. Iba ho ang init niya kumpara doon sa sili. Tsaka yan yung mabango, ay ang pamintang iya. At ito ang ating toyo. Sabi ko, mga tatlong kutsara lang na yan. Ayan na ating inilagay na rin. Yung ating namang mga karne ng kambing ay may marinade na rin na
toyo ay baka mapasubrang alat. Kaya kita nyo kung mga gano'n lamang ipinaglalagay kao. Tapos itong oyster sauce natin, siyempre naglagay tayo ng 2 kutsara diya. Mamasitas oyster sauce ang gamitin ninyo. Yan ang masarap talaga ho, mga kabayan. At ilang ang sinasangkot siya ng papagayan at ng sagayoy, nasasangkot siya. Ayan ang Worcestershire sauce natin, mga 2 kutsarita ho yan. Ang sinasabi ko siya, pagka nag-amoy kalderita na, eh, sapat na yun. Yan ho'y mapakla pag napadami yung Worcestershire sauce. Ngayon, sasahog na natin yung ating kambing na yan. Sana yung kayo mag-subscribe, mga kabayan. Ay, kita nyo ba? Eh, lakaw, eh, kasarap na, eh, ang itsura, para pwede na, eh, huwag na itulaw. Ay, huwag naman, matigas pa yan. At ila, nga, halu-halu, hindi yan, at pa, angin muna natin ang karik. Ito yung magsasabaw ng kanya kahit wala pa tayong lalagay na tubig. Kaya lalagay na rin natin yung ating manghang na siling yan. Galing pa yun doon sa talim ni Commander Mami Lisa. Eh, yun yung mga 4 malalaking siling yon, ay manghang na huyo. Pwede pa ho nating dagdagan niyan pag gusto pa yung mas manghang. Siyempre, kalderita eh. Ayan, ating kukulubin at ang sagayo ay mabilis bumulak. Mga kabayan, yan. Kaya na, kutuan, hindi wala pa tayong inilalagay na tubig at pero nagkakatas na rin ho yan dulot ng ating sibuyas at siyang mismong natural na katas ng ating karne, yung ating kambing na yan. Ngayon, na maaga pa, inilalagay na rin natin yung mga pampalapot na pampalasa na. Yan ho, para ng sagay habang nalambot yung ating karne, ay di, utay-utay na absorb na rin ho yung lasa na yung ating mga panimplang yan. Yung sabi nga nung iba ay bakit tinitimplahan daw agad yung matigas pa, ay hindi naman, hindi daw lalambot. Nako po, ay maling malay. Ikaw kaya ilagay sa apaw, pag hindi ka lumambot. Joke lang ho. Yan, ilalagyan na rin natin ang ating cheddar cheese. Yan ho, mga sa ika-4 ho yun nung ating ano, sa ika-3 nung ating isang bar ng keso. Yan, yun ay pwede pa rin natin dagdagan. Depende ho pag ating natimusan. Iyan ho, pampasarap. Hindi po pwedeng mawala yung kesong iyan. Yan, tapos ngayon, meron tayo mga isang kutsara at kalhati na yung brown sugar, yung putlaing. Para may tamis din ng karikay. Tamis ng pag-ibay. Gayaw. Mas masarap. Oh, matamis ay. Sabi, basta daw matamis ay masarap. Ay, huwag naman sa kalderitang kambing. Karikit lang. Ngayon, itong ating pickles na yan, mga 2 kutsara ho yan. Yan ang may karikit na paasim natin dyan sa kalderita. Ayaw rin ho ng kalderita ay napaka-asim. Kaya karikit lang yung ating pickles na inilagay diyan. Hindi ho dapat ma-overpower yung lasa ng ating karne ng kambing. Kulubin ulit natin. Yan. At nung mabilis bumulak. Yun. Talaga namang nagkatas na nagkatas. Wala po ho tayong nilalagay na tubig dyan. Pero ibabantoan pa rin ho natin ang tubig dahil hindi pa rin ho yung kayang palambutan niyang natural na katas niyan. Habang ginagawa ko, gusto kong batis kabayang nakilala ko kagabi. Eh, si kabayang Romy Cornejo dito sa Asis Bawan. Nakilala ko doon sa Casis Kitchenette sa Barangay Asis Bawan, Batangas. Lagi doon nanunod sa akin si kabayang Romy Cornejo. Salamat sa iyo, kabayang Romy Cornejo. Yan. Tuloy lang ho ating pagkukulob at pag-paang-ang niyan. At atin ding binabalik-balik at baka ho magtutong ang ilalim, mga kabayan. Ay, kita nyo baga naman ang itsura. Yan naman ho eh, mamaya ay titingkad pa ang kulay niyan. Masarap ho eh, matingkad-tingkad ang kulay ng kaldereta. Kahit naman ho anong kaldereta, mga manok, mga baboy, mga baka, mga kambing. Ala, ako eh dapat eh, ano eh, pagka nagagoy lagi kong tinitingkad-tingkad na ako dyan. Yan, binantoan pa rin natin ng oyster sauce. Sabi ko sa inyo, mga 2 kutsara pa. Dahil hinahanap pa rin ang aking dila. Hanggat hindi ko na-achieve yung panlasa ng ano, kaldretang kambing sa lagi kong pagluluto, eh, ako yung nagdadagdag. Yan, dinagdagan din natin ng sili. At kako nga kanina, baka hindi sapat yung hanghang ng una nating inilagay, eh, pwede naman natin dagdagan. Wala man nung magbabawal eh. Oh, mas masarap ang mas manghang. Kabayang ano, Arvic Rojas at saka yung mga Rojas family diyan, mga taga-iba ang Batangas, kaibigan ni kabayang Chef Warfreak. Pinapashoutout kayo ni kabayang Chef Warfreak Warwin Guerra na nasa Chicago, Illinois. Yan ho, mga kabayan diyan sa ibaan Batangas. Una na kay kabayang Arvic Rojas at sa Rojas family. Kumusta daw ho? Nagpapashoutout daw kaya, sabi ni kabayan Chef Warfreak. Kaya salamat sa inyong panunod. Yung dinagay ko na ulit yung isang Rino pa.
Oh, yung liver spread natin, yung sinabi pa ang brand. Kung anong brand man ang gusto ninyo, eh, pwede. Yeah, itong paborito kong parte, eh, yung ribs na gayo. Oh, nakatinignan ko may inilambot na. Ayan, how. Ay, talaga namang, ayan, how. Lalagyan naman natin ngayon ng sabaw. Ayan. Sapat para mapalambot yung ating karne ng kambing. Tunay kayo, mga kabayan. At mas masarap din sa kalderetang kambing ay di maraming lahor. Yan, mas maraming sarsa dahil ang kaldereta ho ay talagang dapat ay ano, sarsa pa lang, ay ulam na. Ay samal ho ng kambing ngayon. Oh, ay talagang ang kilo daw yata ng karne ng kambing ay 580 na. Diyos ko pa ho, ay tunay ka. Kumbaga, magkano baga kung 600 na bagay. Pag umorder ka sa mga kambingan ay 180 na yata ang isang takal ay. Ay aapat o limang piraso yata. Ay, may kamahala naman ho talaga itong. Napakasarap naman niyang kaldaretang kambing. Tunay kayo. Shout out diyan sa lasa ko yung lasa mo, kambingan. Diyan sa Banaba. Aking paboritong kambingan din. At syempre, doon sa kambingan ni Kuya Boy. Lumanglas, doon sa Tulo, doon sa may ano doon. Sampaga baga o Tulo. Yan. Yan. Ay, tunay kayo mga kabayan. Naganda na ng naganda ang kulay. Ay, kita nyo bagay ha? Ay, kasarap naman yung kalderetang kambing. Kahit naman anong panahon ni nakaw. Pagka kalderetang kambing na, ay pinag-aagawan niya sa handaan. Ay, tunay kayo. Ay, tinatago pa pagka minsan. Sus ko pa o. Kana mo ni kabay si Porprigesus Marsipaw. Ay, tawarain. Ay, maganda yan ang kaldaritang kambing, mga kabakay. Kaya isang taon sa freezer. Pag naipaglalagay mo dun sa mga freezer mate na ano, naka, hindi ko masisira yan. Kaya napakaganda rin yung ano. Pag magkakaldarita kayo, oh, pinakamahina ay 3 kilo agad para hindi lugi ang ating pagod. O yun. Yan, ay, malapot-lapot na. Nilagyan natin dinikdik na. No? Bakan nyo nga pala kung mga kabayan, mamaya sa JTV ng Pinasarap. GMA 7, alas 6:15 ng gabi sa inyong mga telebisyon ngayon nung July 16, 2022. Okay, mapapanoor mamaya sa TV. Sana yung okay mapanoor ninyo mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo. May mga ilang video na akong naipakita sa inyo tungkol sa kalderitang kambing. May mga kalderitang ulo pa ng kambing. Sorry, saring kalderita na. Yung mga hindi pa ho nakakapanood, ay di aray. Yung sanang napanood, aray ngayon. Yan. Kabayang Michael Lina na nasa Canada. Salamat sa iyo palaging panunod, Kabayang Michael Lina. At kay Kabayang Pong and Alma Carlem ng Los Angeles, California. Salamat sa iyong panunood. Yan. Yan, mga kabayan, no? Ating nilalagay na diyan sa microwavable container na yan. At yan ay ano, yan ay may hindi lahat ay i-deliver doon. At talagang bumawas din lang ako ng pang-akay. Siyempre, kako nga. Salamat sa panunood mga kabayan. Sana ay naibigan nyo rin ating kaldereta kambing na rin. Abangan pa rin ninyo ang mga susunod na video. Salamat pa. Oh. God bless.